hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais nino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, "Sinasapian ka ng demonyo! Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulig. Bagaman, hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan." Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo." Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit, alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula. At siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ang naniwala sa kanya. Ang sabi nila, "Pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala higit kaysa sa mga ginawa ng taong ito?" Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya tinutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Griyego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, 'Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko'?" Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo." Sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David?
at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseo, "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Sumagot ang mga bantay, "Wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin?" Tanong ng mga pariseo, "Mayroon bang pinuno o pariseong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseong nagsadya kay Jesus noong una at siya'y nagtanong, "Hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inalam kung ano ang kanyang ginawa?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea." Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Juan, ikawalong kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya. At nang may maiparatang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga pariseo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang kanyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol. Sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin." Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo,
Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang, ako'y ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila, sumagot si Jesus. Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo, ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, baka tandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Sumagot sila, si Abraham ang aming Ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong Ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming Ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong Ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan.